Hindi, bago po muna yung KPNP Chief, panoorin niyo muna ito. Lumagapak ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno, si Carlo De La Peña. So, report! Report! Alam mo, yan yung kaninang host eh, bago kami. Bilib na bilib ako sa boses niya eh. Report! Gapak ang approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Gobyerno! Sabi ko, kasi bago siya, sabi ko sa kanya, pwede ba gayahin kita? Gusto ko yung mga modulation ng mga report. Si Carlo De La Peña. Sorry, De La Peña! Tila walang epekto sa publiko ang ginagawang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos upang tugunan ang mga kinakaharap na problema ng bansa. Sa resulta kasi ng pahayag ng survey sa unang quarter ng taon, lumagpak ng higit 10% ang approval at trust rating ng Pangulo. Mula sa 58% approval rating noong huling bahagi ng 2023 ay nakapagtala na lamang ito ng 44%. Habang ang trust rating ng Pangulo ay nasa 33% na lamang mula sa 48%. Ang pinsan naman nitong si House Speaker Martin Romualdez ay bumagsak rin ang approval rating. Mula 36% noong huling quarter ng 2023 ay nasa 25% na lang ito ngayon, habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala dito. Samantala, bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte, ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53%, habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwatka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara, bahagyaring bumaba ang approval at trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmondo. Isinagawa naman ang naturang survey mula March 14 hanggang March 18 ngayong taon na may 1,500 adult respondents sa buong bansa. Para sa ito yung importante nating maunawaan, ha? Kasi baka sabihin nyo, bumaba ba si Marcos? Oo, bumaba ba halos lahat eh. Ayan din. Although, ang kinagandahan dito, hindi ho masyado bumababa yung kay VP Sara Duterte. Yung approval niya, from 59 to 53 lang. 53, so 6 points lang. Yung trust rating naman niya, 43 plus 6, 7. 7. Yung kay Marcos, from 58 to 44, ibig sabihin, more than 10. Itong sa trust niya, more than 10 din. Ang baba, sobra, ha? 33, walang tiwala tao sa'yo? Grabe. Itong leading. Congratulations! Ikaw ang nanalo! From 36, 10 puntos din. From 25 to 18, naku! 7. Diba? Si Zubiri. Andali. Wala si Zubiri. Naku. Hindi ko nakita. Hindi lumalabas. Ayan. Zubiri. Ayan. Uy, konti lang binaba. Aba, konti lang ang binaba ni Zubiri. Kasi, alam mo kung bakit, Zubiri. Malamang dahil doon sa ayaw mo din ng PI. Pero ang pinakamatindi dito, ang pinakamababa, walang iba ko hindi si Tamba. Palakpakan. Ikaw na ang nanalo. Alam mo, Tamba, ito lang masasabi ko sa iyo. Review mo yung mga kinukuha niyong vlogger. Sayang naman. Muntakin mo? Hindi ka man lang umangat? Konti lang ang bawas? Sa tindi ng mga vlogger mo, mga pasikat? Sayang naman ang effort, sayang ang kasunduan mo sa mga vlogger mo. Mantakin mo, 36 to 25 ka, tapos 25 to 18, ikaw ang kulelat. Partida na yan, umiikot pa yan ang buong Pilipinas, namimigay ng ayuda. Ay, grabe naman iyan, 400 million is equals to 18.
lang ang trust, lugi. Alam mo, sa negosyo, kailangan minsan tinitingnan mo rin kung yung sapat ba yung investment mo. Kasi di ba pagka ikaw nag-invest ka, alam mo, laging palugi. Sino ang negosyante, sino ba mga negosyante dito sa channel natin? Kayo ba pag nag-invest kayo ng limpak-limpak na investment, eh, tas nakita ninyong palugi pa rin, itutuloy nyo pa rin ba investment nyo? O magbabago na kayo? Diba? Ano sa tingin ninyo? Ano? Hindi ah, ako. Oh. Kung ganyan, sabi, okay lang yan kay Tamba kasi smart magic. Wala nang smart magic. Ito naman, halata namang hindi nanonood ng news eh. Wala nang smart magic. Okay? Iba na ho, iba na. Pero at the same time, mahirap ihabulin yan. Yung ganyang kababa. Kailangan dumikit naman ng konti. Mahirap humabol ng from kulelat. Tapos hahabol ka sa number one. Naku po, napakahirap po nun. Kahit anong galing mo sa ka-magic. Kailangan medyo number two, number three yan. Pwede pa. Pero yung huli, kulelat. Malabo yan. Kaya nga ingat-ingat tayo eh. Baka mamaya may secret candidate dyan. Nako, wala ninyo kung sino yung secret candidate. May balita ako eh. Ano yung balita mo, Banat Bay? Nag-meeting daw sila ni Pangulong Marcos. Delicate, delicate. Delicate siya, na? Ano ba, Banat Bay? Ang gulo-gulo mo naman! Akala ko ba tulponatik ka? Ewan ko rin eh. Gulo ko rin eh. Baka mamaya ang maging ano content ni Melo Yap, ako na. Melo Yap! Hindi ko inaawa yung amo mo, ha? Diyan ka na lang kay Atty. Libaya. Huwag ka mag-alala. Litong-lito na yung mga tansu sa atin, ano? 1% na lang ito ngayon, habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala dito. Samantala, bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte, ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53% habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwat ka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara... Ano pa eh, isipin niyo yan ha? Yung dun sa isa... Todo-todo yung pa-PR, pa-pogi, di ba? Doon sa isa, yung si Tamba, di ba? Todo-todo pa-pogi yun eh. Lahat na ng vlogger, pinapa-pogi siya eh, di ba? Oh. Tapos, todo-todo na ang paninira kay VP Sara Duterte. Pero nangunguna pa rin. Sa lahat ng official, siya ang pinakamataas eh. Di ba? Siya ang pinakamataas. Si VP Sara Duterte. Oh. Eh, kasi nga ho, sana ma-maintain natin yan. Wag mo natin siraan ng mga Duterte, ha? Basta ako, ito lang. Ako ay Duterte supporter. Alam na natin yun. Mas maniniwala ako kay Pangulong Duterte kaysa sa mga vlogger. Ay, tama. Yan lang. Kasi... mas may knowledge yun si Pangulong Duterte kesa sa mga vlogger. O, ito.